Ngayon, ang pinaka-question ko naman, bawat isa sa inyo, may kanya-kanya kayong roles. Pwede niyong sabihin yung role, yung name, tapos sabihin niyo lang kahit hindi mahaba, yung pinaka-characteristic ng role niyo, anong aabangan sa kanya doon sa Teen Clash, at given a chance, kanino niyo gustong makipag-switch ng role? Kung sakaling may chance kayo, kanino? Let's start with Ralph. Character ko dito ay si Ken Yu. Ayan, kung i-describe ko siya. In one word lang, no? One word lang ba? Kahit hindi naman one word, baka mahirapan ka naman. Yung ano Okay. yung masasabi mong characteristics din niya para mas makilala din ng mga viewers. Okay. Ayun po, si Ken po dito is matalino. Ayun, given na matalino siya. And makulit. And sulsol. Sulsol siya. And kakumpit ko nga dito si Ayumi, which yung character ni Gale. And kung makakipagpalit po ako ng character, feeling ko, meron na eh. Meron na ako naiisip eh. Kaya ano, kay si Sander. Gusto Kayong kong role matry. niya. Case ano ka, kay Zach. Kay Zach po. Castaneda. Yes, ayun. Bakit siya? Kasi nung napanood ko yung series, parang pa-cool, ganun. Gusto ko kasi yung matry yung ganong role. Yung parang kasi lagi lang ako nakakatawa. Pero gusto ko din yung parang medyo maayos-ayos ganun. Medyo matino-tino. Oh yeah, I'm playing the role of Ayumi Khan. Isa siyang masungit na nerd, basis din, very straight to the point. And yun nga, kakumpit niya si Ken Yu in this series. Pero the thing that's different about her from the book is medyo parang uhaw siya, thirsty. Ay, ayan, nag-freeze na ako. Ay, hello? Hello? Maayos. Hello? I'm here. Okay. So yun, medyo uhaw siya as a person. And yeah, that's what makes her different. Pero another role that I would want to play aside from myself is actually si Yani din. Kasi compared sa mga ibang roles ko, it's either I'm boyish or medyo weird. Si Yani naman, sobrang arte niya, which is something I'm not used to or played before. So, yun, I would choose hers. Yung kay Bianca po. Uy, ang taray. Si Bianca na prinak na talaga namang nangyak-nyak Yes. siya. Ito naman gagawin yon. Oh, di ba sabi ko sila, no? Palaban siya eh. Palaban siya, no? Next, Kobe. Ako po, ang role ko po dito ay si Josh Alonzo. If I could describe him, mapangasar siya. Baliw na baliw siya kay Mandy, which is played by Andy Abaya. And Kikilig kayo! Sorry. Katime pa. Sorry po. And best friends with Sab, at nakikita natin dito sa Teen Clash yung love triangle nila. Mandy, Sab, and Josh. So yeah. And if I could play any character, any other character, baka si Sander, kasi sobrang astig siya, and parang gives me F-boy vibes. And I like it's fun to play those type of characters. Like, you know, last time, no, because sa last... Diba, ganun ka rin? Grabe ka! Hello. Joke lang. Grabe ka. Okay. Hindi. No, because last time sa movie namin, I played a character parang similar to Thunder. And I had so much fun playing that type of character. So, yeah. And no, hindi ako ganun. Oo, joke lang daw na. Oo, joke lang daw. Yes. Oh, Andy na. Thank you, Sophia. I'm portraying the role of Mandy. Siya ay isang fangirl ni na Zoe and I, is portrayed by Jada and Aljon. And napaka-chismoso niya, as in, like, sobrang effort niya para magbigay ng ayuda, kumuha ng ayuda. Yung mga fans ngayon, kaya na-enjoy ko talaga i-portray si Mandy because nakikita ko yung mga fans ko sa kanya, and I'm pretty sure makaka-relate sila kay Mandy.
And like what Kobe said, Mandy's gonna get involved sa friendship nila Sab and Josh. So makikita natin yung triangle nilang tatlo, kung paano sila magka-clash, paano sila magkakasundo. And yeah, it's a really fun plot for the three of us. And kung papalit, kung magsiswitch ako ng role, dun tayo kay Jude maging kontrabida. Kasi never pa... Dun tayo kay Jude. Though hindi pa kasi completely napapakita yung story ni Jude, but it's really an interesting plot na bigla-biglang susulpot si Jude sa buhay niya na Zoe and Ice. And I'd like to do some... I wanna be... I'm up for that kind of challenge kung mabibigyan man ako ng role na similar to that. Bongga yun. Oh, si Marcos. Thanks, Andy. I super get that, Andy, the kontrabida thing. It's really fun, and yun naman talaga lahat, like ng roles ko like ever since. So parang gusto nila talaga na no, naiinis sila lagi kay Marcos. Eh, napaka lambing niyang taong yan, napaka sweet sa totoong buhay. Oh, wala to, God. Wala to. Let's keep the illusion na I'm a red flag. Oh, ang ganda-ganda ng buhay niya. Work ko. Hindi, pinaplastic lang ako ni Marcos. Ha? Binawi! Hindi, pero dito, I will soon be playing Jude. Yung dating ka, parang meron silang viral singing duo ni Zoe, who's played by Jada. And parang may nangyari sa kanila, so Jude ended up leaving the Philippines to go to the States where he pursued his own music thing. For some reason, he became famous and, well, obviously for music, but like, you know, he became popular there in the States and he'll come back episode, I don't know, 6 or something to, basta manggugulo lang ako talaga. And, you know, alam mo naman ako, mahilig sa mga ganong role. So, yeah, it's fun. It's kaya mo gusto makipag-switch na? Siguro si Manager Rai. Sino nag-portray sa kanya? Yung maka ni Mama Jay. Si Nico. Nico Antonio. Ayan. Ah, kay Nico Antonio pala yun. Yeah. Okay. So basically, okay. He's the manager of No Name Bar. And wala lang. It just seems so maangas to just be chilling managing a bar. So parang diba like all these kids are like worrying about like who's gonna make the band, who's gonna make the competition. This guy's like, I just need people to play. Yes, that's the chillest. But no, honestly, in all jokes aside, I really wouldn't switch with anyone. Like feeling ko Jude talaga is for me. I don't know if I could play anyone. After seeing the first two episodes of premiere, I don't think I could see myself playing anyone else. Everybody does their role so perfectly. And like you can really see why they were casted in the roles. So I wouldn't really want to switch with anyone, and I don't think I could play anyone as well as them. So I am. So bagay sa yung name, diba, Marcos? I was waiting for you to say that. Ikaw talaga Mama J. Yes. But yeah, you know, ang daming nagtatanong sa akin na ikaw ba nag-request ng character name or whatever. I was like, no, it's really just a coincidence talaga. Aljo, ikaw naman. Ako po, si Ice. Madi-describe ko siya as Wais. Madiskarte. So, alam niya lahat ng gagawin niya. So, parang before siya gumawa ng decision, napag-isipan na niya ng 10 times or baka 11 times. Ganun. Kung gusto ko makapag-switch ng character, siyempre ayoko din. Pero para sa sake ng game na to, pipiliin ko si... Hindi tayo naglalaro. Sorry. Kaya, alam ko nag-aabo na. Pero... kung makikipag-switch ako, si Jude din, character ni Marcos. Gusto ko lang maging superstar. Yung feeling ng superstar. Tapos, sikat siya sa New York. Or London. New York. Hindi, kasi nag-world tour siya, malay mo, di ba? Tapos babalik siya sa Pilipinas. Then, super sikat. Pinagkakagulan ng mga shoties. Ayun, fun. Feeling ko may... enjoy ko siya. Jude din ako.